Hey guys, welcome back to my channel. And for today, I'm gonna review this Atomy Evening Care 4 set. Actually, I will review this or I will try this each day. So today is December 25 and nakuha ko to siya kanina. And ito yung laman ng Evening Care set. Meron siya. Ang hirap. Meron siyang deep cleanser. Sabi nung ate ko or nung pinsan ko, pwede daw to siya for parang makeup remover din. So, pwede mo to siya ilagay sa face mo. Well, meron ka pang makeup and then i-wash out mo lang din ng water, warm water. Or ano bang sabi dito? With tissue or tepid water. And then, itong isa is ang peeling gel, Atomy Evening Care Peeling Gel. Then, peel-off mask. And foam cleanser na pwede mong gamitin everyday. Itong tatlo daw, pwede mo to siyang gamitin 2 times a week lang daw. Or itong peel-off mask, nabasa ko sa likod niya, 2 to 3 times a week mo to siya pwedeng gamitin. And then, sabi ng pinsan ko, parang ano siya makakaput, parang ang effect niya is mag-glow yung skin mo and then parang puputi ka or something like that. So ito, hindi pa ako gumamit kung meron bang difference after a week. Titingnan natin, meron akong mga pores, pimple, ang dami pimple. Of course. Yun lang. Merry Christmas pala. Bye. So, first kong gagamitin is this one. The wet wipes or this makeup remover. Gagamitin ko on this side of my face and then on this side is yung evening care set nila. Let's see if nakakatanggal ba talaga siya ng makeup. So, yan yung first swipe. Ang dami pala niya natanggal. Yung ginamit ko na lipstick kanina is yung Colourpop na Ultra Satin Lips and madali din naman siyang natanggal. And konting review sa Colourpop, ang ganda ng Ultra Satin Lips nila. Yung Ultra Matte, hindi ko pa natatry ng matagal. So, tatry ko siguro bukas na din. Or, magre-review din ako. Pop-put up din ako ng video para sa review nun. And, ito na yung na bura ng makeup remover. So, ito siya lahat. Tatry ko nga dito sa likod kung meron pang naiwan. So, ito siya. Para meron pa din konti. Hindi ko alam sa mga ano, sa mga waterproof na makeup kung nakakatanggal ko siya. Pero itong mascara ko, waterproof to siya. Parang natanggal naman. Natanggal naman. Yung ginamit ko na mascara is yung Maybelline na Hyper Curl Mascara. So, itatry ko kung meron pa ding naiwan dito. Gagamitin ko tong L'Oreal Micellar Water. So, after nung wet wipes or makeup remover wipes, meron pa din siyang naiwan. Ito. Pero konti na lang. Pero most products sa face ko, nakuha na niya. So, pero after din naman ito, mag-facial cleanser din naman ako, so okay lang. And then, dito na side, gagamitin ko is itong deep cleanser. Kasi pwede daw to for para makeup remover type din. So, let's see. Kung nakakatanggal na talaga siya. And this one, meron siyang scent, pero
medyo matapang siya. Kung sensitive ka sa mga scents, siguro hindi mo siya magugustuhan. Pero mabango naman siya for me. Konti lang muna yung nilagay ko. Hala! Ang tanggal din doon siya long. Amazing. Hindi ko alam kung ilang drops, hindi ko binasa yung direction. Direction, massage a small amount on face for 1 to 2 minutes. Cleanse and rinse off with tissue or tepid water. Wala pa atang 1 to 2 minutes na ba? Wala pa atang 1 to 2 minutes. Pero natanggal na niya yung eyebrows ko. And yung mascara. Natanggal na din niya. So, regular tissue lang to. Hindi siya wet wipes. Tissue lang. And wipe off. Ayan. So, yung natanggal sa face ko is ito. And ito. So, tatanggal, tatry ko din gamitin itong L'Oreal micellar water. Titingnan natin if meron pa ding naiwan. Yung feeling niya, kasi tissue lang yung ginamit ko, medyo meron pa siyang naiwan na parang oily. Hindi naman super oily, pero alam mong meron pang product sa face mo. And then on this side, gagamit din ako nito kung titingnan natin kung meron pang naiwan. So, on this side, meron din siyang naiwan pa, pero konti na lang din. Kita niyo ba? Pero hindi niya masyadong makita. Pero konting-konti na lang compared dun sa makeup remover wipes. So, comparison between the two, mas maganda yung cream, or ano ba yun? Yung deep cleanser compared dun sa makeup remover wipes. Hey guys! So, it's the second day of trying these products, yung Atomy Evening Care. So, on my face, I have the peeling gel. So, mag-wait lang daw ako ng 1 to 3 minutes. Tapos, imamassage ko in a circular motion to sweep away dead skin cells. So, natry ko siya kahapon, yun nga yung first day. Medyo konti lang yung nakukuha ng mga dead skin cells. And, ito, I have a pimple! Oh my god! Pero hindi ko alam, parang hindi naman siya nang dahil dito. Kahapon wala akong pimple. Pero feeling ko hindi naman din dahil dito kasi medyo pinipick ko tong mga meron akong pimple dito actually. Pimples actually. Merong maliliit dyan. Tsaka dito nga oh. Ito, lumaki lang siya kasi feeling ko ginalaw-galaw ko kasi ito kahapon. Anong tawag ba dito? Yung sa mga ano nga, parang pimple popper or something. Parang yung ganito, anong tawag ba dito? Basta ganyan-ganyan ko siya kahapon kasi naiinis ako. And ngayon, ganito na siya. Hopefully matanggal siya. Bukas magpapa-facial din ako dun sa skin doctor sa Gmall. Kasi every time na may malalaki akong pimples and after ko magpa-facial doon, hindi na ako tinutubuan ng pimples for ilang weeks. So, I like it there. So, yun. Pupunta ako doon. And that's it for today. Wala naman ako masyadong update. Or kahapon lang, after kong gumamit ng evening care set, nag-smooth yung face ko, tsaka ang clean-clean niya talaga tingnan after yung apat na ginamit ko. Today, hindi ko na ginamit itong foam cleanser kasi hindi naman talaga ako gumagamit ng foam cleanser talaga. Iisa lang talaga yung favorite ko na cleanser every night, which is yung maxi peel. Hindi siya yung first favorite ko, pero naubusan kasi ako nung isa. So, yun na lang yung naiwan. So, maxi peel na cleanser. Yun yung ginagamit ko every night. So, ayan. So, ito lang tatlo yung ginagamit ko. Yung deep cleanser pag
nag-remove ako ng makeup, deep cleanser, and then itong peeling gel sa aking face, and peel-off mask. So, siguro naka 3 minutes or 3 minutes na siguro or 2 minutes. Ayun, 2 minutes na akong nagsasalita, 3 minutes na. So, medyo ano pa siya, medyo hindi pa siya masyadong dry sa ating face. Pero try natin i-rub in a circular motion. Ayan, meron akong nag-feel na dead skin hell. Pero, parang hindi nyo ata. Yan, medyo na naklaro nyo naman, diba? Itong mga puti-puti na to, yan yung dead skin cells. So, ayan. Hopefully, after a week or after 7 days of using this, gaganda na ako. Hopefully. So, that's it for today. Wawash ko muna yung face ko. Bye! Hey guys, it's day 3, I think. Yes, day 3 na. So, Tuesday na ngayon. And, nagpa-facial pala ako, kaya merong mga redness dito. Tsaka itong malaking zit ko. Nagpa-facial ako, pero hindi nila titinanggal. Yung white lang yung nana. Nakakaano, pakinggan, no? Pero anyway. Ayun nga. Lalagay ko pa din tong peeling gel kasi nakalimutan ko actually maglagay ng deep cleanser. So, nalagay ko yung isa kong cleanser, which is yung ano ba yun? Wait lang. Kukunin ko. Yun yung favorite ko eh. This one. Ito yung favorite ko. So, ito yung So, yun yung nagamit ko kanina. And then, gagamitin ko ngayon is, dapat actually hindi ako naglalagay ng kung ano sa face ko. Pero, nakalimutan ko kasi na meron akong tinatry for a week na products. So, nagwash na ako ng face. And then, I will use this na itong peeling gel. And then, after is itong peel-off mask. So, for sa ngayon, update is parang wala pa naman ako nakikita ang difference sa face ko. Same pa din naman, medyo redness lang yan kasi nga sa facial ko kanina. So far, same pa din naman pero 2 days ko pa naman siya na-try din or nagagamit. So, tingnan natin kung medyo mag... Pero feeling ko nag-lighten yung face ko actually. Or feeling ko lang talaga yun. Kasi meron din dito nakalagay is, for example this, itong peeling gel. Meron nakalagay dito, Atomy Clarifying Care Line to Radiant Skin. So, yeah. Ito nyo nga. Magkaiba yung kulay niya. Pero so far, I'm liking these products or this set. Kasi kung bibilhin nyo daw siya, in a set, sa pinsan ko kasi to, pinahiram niya sa akin kasi gusto niya ipatry sa akin. So, pag binili niyo siya ng isa-isa, that would cost you 1,000 pesos plus. And then, if bibilhin niyo siya in a set, 1,500 pesos plus. So, nakalimutan ko kung ano talaga yung price niya, pero nandun sa chat namin. Lalagay ko na lang somewhere dito din kung ano talaga yung price sa set and yung tig-isa nila. And lalagay ko na to. Diyan ka muna. Diyan muna kayo. So, I'm actually working. It's already 11:40. Pero sandali lang naman to. Ilang minutes lang naman to eh. Tsaka sana, mawawala tong redness nito kasi meron akong kakita tomorrow yung mga barkada ko nung college. Si Cherry and si RJ. So, hopefully, mawala na to. Bukas. And, yeah. I'll see you in a bit.